At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Madaming kababalaghan ang nagyayari sa bahay tayo. Minsan nananaginip si Mrs. Gallardo at nagsisikaw ito. Pagkapasok ni Ana sa silid niya, tinuro siya ni Mrs. Gallardo na siya ang suko at pinapalayo nila sina Ana at Rafael kay Byra. Natakot ang dalawang katulong at sila ay umalis sa bahay na yun sa takot. Ngunit isang araw ay naglilinis sila ng kwarto ni Byra at may nakita silang pentagram sa ilalim ng kama ni Byra na nakabuhit doon at napagkamalan siyang demonyo. Pero isang araw, nakita niya si Rafa sa kanyang silid at may ginagawa. At si Rafa pala ang lahat ng may gawa ng pentagram na yun para sa masamang magyayari sa kanila. Pero di naniwala si Byra sa kanya. At sinabi niya na may protection na siya at di niya yun kailangan. Nagpapaliwanag si Rafa sa kanya. Mali ang iniisip mo sa akin. Di kita kinukulam o sinusubok. Pinagkakatuwaan. Di rin kita sinusumpa. At hindi ito marka ng demonyo, Myra. Panlaban ito sa mga masasamang elemento. Ito ay simbolo ng kaligtasan. At yung marka ng demonyo, baliktad yun. Parang ulo ng kambing. Tingnan mo. Di ko kailangan kung anuman yung sinasabi mo na proteksyon. Dahil noong paman, may protection na ako. Di ko yan kailangan. Myra, di lang ikaw ang nangangailangan ng protection. Pati si Mama at si Ana, kailangan din nila. At naglagay na rin ako ng pentagram sa ilalim ng kama nila. Alam mo bang may masamang nangyayari sa bahay na ito? Ilang buwan na ang nakararaan pero di ko alam kung ano. At isa pa, di ako masama tulad ng inaakala niyo. Gusto ko lang makatulong. Pero tulad ni Ate Nelly at Kuya Nilo, umalis sila sa takot. Hindi ko sinasadya na matakot sila. Kaya tuloy ang tingin nila sa akin ay masama. Talagang gusto ko lang namang makatulong at di manakot. Sorry talaga, hindi ko naman sinasadya na talagang takutin ka, Myra. At yung mga dasal na naririnig ko, ikaw din ba yun? Gawang ba yun? Dasal? Wala akong ginagawang dasal. Kahapon, sa may sampayan. Ikaw yun, no? Huwag ka nang magsinungaling, Rafa. Sorry. Alam mo ba, namuntik nang mamatay si Auntie Nelly sa takot? Nahimatay siya. Dahil dyan, kaya siya lumayas. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Kasi gusto ko lang namang marinig yung pinag-uusapan nyo. At biglang tinawag mong pangalan ko. Ayoko namang mabisto, kaya ganun. Sorry na. Di ka dapat sa akin mag-sorry. Dapat sa kanila ka mag-sorry. Tignan mo, sa ginagawa mo,
Kawawa naman sila. Natakot na nawalan ng hanap buhay dahil sa iyo. Nahimatay pa sa takot. Oo. Sige, tatawagan ko sila. Ipapaliwanag ko lahat para bumalik sila. Okay. Gawin mo yan, ha? Sana pumayag pang bumalik sila dito. So, yun lang talaga ang ginawa mo? Oo, wala na. Yung pentagram lang. Ano yan? Ano yung hawak mong libro? Ito? Ito kayang hinahanap ko, itong librong ito. Baka sakaling mahanap ko yung mga sagot sa hinahanap ko. Rafa, kahit anumang kababalaghan ang nangyayari sa bahay na ito, di ka matutulungan yan. So, si Ate Nelly, marami kang gamit na kung ano-ano dyan sa kwarto mo. Oo, marami. Gusto kong makita lahat at malaman kung ano ang mangyayan. Kasi ang alam kong solusyon sa mga problema. At naniniwala ako na may nag-inkanto kay Mama. O kaya nasa ilalim siya ng isang sumpa. Sunod-sunod ang sakit na wala namang masabi kung ano. Lahat-lahat, walang masabi ang mga doktor. Pero alam ko at alam niya kung anong nangyayari. Ayaw lang niyang sabihin at magsalita. Kung bakit sinubukan ko pa yung tanungin. Pero lalo lang siyang umiiwas. Ayaw niyang mapag-usapan o matanong. Dahil irritable din siya. Matatakot. At si Anna, alam ko na magkaugnay ang nangyayari sa kanila. At ganun na lang ang pag-aalala ni Mama sa kanila. Ayaw niyang ipaubaya kahit kanino. Kahit kayo. At lalo siyang lumalala. At pati ang panaginip niya. Kahit sa'yo, wala siyang tiwala na kahit panaginip at yung pagkasumpungin ni Anna, alam ko. At may kutob ako na may masamang mangyayari sa bahay na ito. Rafa, alam mo ba na mali itong ginagawa mo? Hindi ako maka-Diyos. Ayon sa Biblia, huwag mong gagawin ang mga ginagawa ng mga manghuhula, salamangkero, espiritista, at manggagaway. At yung mga sumasangguni sa patay. Alam mo ba na kinasusuklaman ito ng Diyos, Rafa? Huwag kang maniwala para makapasok ang kasamaan at kabuktutan sa buhay mo at sa bahay nito. At sa mga pag-aaral ng mga ito, lalo na kang madadala sa kadiliman. Rafa, tigilan mo na ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako, Mayra. Alam ko kung ano ang dapat. Mayra, tulungan mo ako. Bukas na bukas din. Susunugin natin lahat ng ito. Di dapat na basahin ang librong ito. Kung nagtitiwala ka sa akin, gagawin mo. At huwag kang mag-aalinlangan pa. Dahil para din sa iyo ito. Para din sa kaligtasan ng lahat. Oo, pumapayag na ako. Basta tulungan mo ako. Tulungan mo kami, Mayra. Si Mayra sa kwarto ni Rafa. Ano kaya ang ginagawa nila doon? Malandi kang Mayra ka. Anong ginagawa mo sa alaga ko? Binabalaan kita. Huwag mong pakialaman ang mga tao dito sa bahay na to.
Pero nagpupumilit ka pa din. Sinabi ko na sa'yo, ngunit matigas ang ulo mo, babae ka. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Tingnan natin. Sunod ko na sa iyo ang mga libro na yan. Siguro maniniwala ka na sa akin na hindi ako masamang tao. Hindi ako tulad ng mga sinasabi nila. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, makinig ka sa akin dahil sa kabubuti mo din, Rafa. Isa lang ang pagkakatiwala natin, ang Diyos lang. Diyos na naglikha sa atin. Oo, Mayra. At salamat sa lahat ng payo mo sa akin. At sana matulungan mo kami. Bakit mo ako pinagtatawanan, ha? May nakakatawa ba? Ha? Ay, sorry. Kasi, feel na feel mo yung tugtog kahit walang instrumental. Ah, ganun ba? Yan, tugtog ka ng tugtog. Magsalita ka pa. Isasaksak mo yan sa baga mo. Ha? Hmm. Ana? Anong ginagawa mo kay Mayra? Ano ka ba? Huwag kang pikon. Talaga naman na nakakatawa ka eh. So, pinagtatawanan mo din ako? So, kakampi ka na sa kanya. Kaya pinagtatawanan mo nitan ako? Sarili mong dugo, pagtatawanan mo? Kabilugan ng buwan sa makalawa, kaya ganyan ka. Kaya ka tinotopak. Walang kinalaman ang kabilugan ng buwan dito. Pagod na kasi akong tinatrato na parang bata. Magsisiksin na ako. Pati siya, trato niya sa akin parang bata. Wala naman siyang karapatan sa akin, ah. Tama naman, ah. Kasi minsan, asal bata ka. Anong problema mo kahapon? Eh, best friend mo siya. Ngayon, iba na naman ang trato mo sa kanya. Ano ba talaga? Makatulong dito. Walang tumatagal. Ayaw mo na kay Mayra ngayon. Ano ka ba naman? Alam mo, akala mo lang na mabait yan. Pero ang totoo, hindi. May pinaplano pala siyang masama. Si Nanay Rita, may suspitsa sa kanya. Si Mama, takot na takot pag nakikita siya. Ano na lang kung tama ang sinasabi nila sa kanya. Di mo lang alam, Rapa, na siyang naglalagay ng pentagram sa ilalim ng kama. Pero Ana, akong naglalagay nun. Dapat nakikita mo din. Nakikita ni Mama. At nakikita ko din lahat dito. Kikita ko ang mga gawa niya. Alam mo, na ikaw na lang ang nabubulag-bulagan eh. Baka mga ginagayuma ka niya. Bakit ang lapit-lapit mo sa kanya? Sa ibang katulong, hindi ka naman ganyan sa mga trato mo sa kanila. Diba? Mas malala ka sa kanila. Pero yung babaeng yan, ewan ko. Bakit ka biglang bumait dyan? Baka kinulam ka at naingkanto ka sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mabay sa babaeng yan! Ano, tumigil ka na. Nakakasakit na yung pananalita mo. Wala siyang ginagawang masama. Kaya huwag mong paghinalaan ng masama si Mayra. Naririnig ko?
Rafa! Rafa, ang mga dasal! Nagsisimula na naman! Rafa, lika, tingnan natin! Sige, at dahan-dahan tayong papasok sa silid ni Ana. Hindi naman naiintindihan ng dasal. Ha? Teka, yan. Anong ibig sabihin nito, Ana? Ana, ano ito? Natukuso! Natukuso! Ana, ano ito, Ana? Natulusol! Inkutusol! Diyos ko, anong nangyayari sa kanya? Di niya tayo pinapakinggan. Rafa, Diyos ko, I need your wisdom and power, Ana! Ana! Naku po, tigilan mo na yan sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo! Ana, huwag kang palili lang sa demonyo. Huwag mong ipahinturot ng makuha kang demonyo. Ikaw ang matakot, mortal! Hindi ako natatakot sa kahit na yan! Akin na yan! Akin na yan! Kailangan na putulin at basagin yan! Ngayon, gusto mo na aking lakas, ha? Sa ngalan ni Jesus, lumas ka sa dawa ng taong yan! Matakot ka sa pangalan ng ating Panginoon na dumikha sa atin! Demonyo, umalis ka! Sa taong yan, sa katawan niya! Sa ngalan ni Jesus, umalis ka sa kanyang katawan! Ngayon din! Dumayos ka sa pangalan ni Jesus! Iwan mo ng katawan ng babaeng yan! Lumayos ka! Lumayos ka sa kanyang katawan! Lumayos ka! Ana! Ana! Lord, salamat sa protection at pagmamahal mo sa amin. Salamat. Ana! Ana! Gumising ka! Ana! Ana? Ana! Naku! Ma'am Rose, kalam lang po kayo ha! Huwag po kayong matakot! Salamat po, Pastor Robert. Buti po't nakapunta po kayo. Natutulala lang po kasi ako sa pangyayari. Natakot talaga ako. Talagang nakakikilabot na. Pero, yun ang dapat lang na ginawa mo. Tama yun. Salamat sa Diyos. Di ko po alam kung anong gagawin ko nang dahil sa Kanya. Talagang magkapangyarihan ang ating Diyos, Mayra. Pero, hindi pa tapos ang laban. Sa kaluluwa ni Ana at sa pamilya Galliano, hindi pa tapos. Alam ko po yun, Pastor. Kaya nga po, kailangan ko ang tulong nyo at kung ano pang kailangan ko pang gawin. Kailangan natin ma-share kay Ana ang salita ng Panginoon at ang magandang balita at ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan na malaman niya na hindi pa siya tunay na malaya. Na ang Panginoon sa buhay, dapat niyang isa isip, isa puso. At ang ating Panginoon lang ang pananampalataya niya. Kailangan niya na makawala sa mga masasamang elemento o demonyo. Magagawa lamang niya yun kapag siya nagtiwala, tiwala at pagmamahal, paniniwala na nasa puso niya. Pero, ang bata ko pa po para hasain sa mga bagay na pagtuturo, dapat malawak na ang pag-aaral ko po, di ba? Bago po yan i-share sa mga Galliano at kay Ana. Mayra, hindi ka mahahasa kung hindi mo sisimulan na magministeryo. Alisin mo yung pagdududa mo. Panahon na
para ituon mo ang paniniwala mo sa ating Panginoon at dagdagan mo ang iyong panalangin. Iyan ang sikreto at sandata mo para sa masamang espiritu, para talunin mo sila. Lagi kang humingi ng patnubay ng ating Panginoon sa ganyang mga sitwasyon. Ang banal na patnubay ng ating Panginoon ang isa puso mo at kailangan mo. Paalis na po ba kayo, Pastor? Oo, anak. Mabuti nga at naabutan pa ako rito dahil paalis na ako. At ang first light pala eh, ngayong umaga. Kaya good night, anak. Ipagdadasal kita. God be with you. At teka, ano bang sinabi ko? God is with you. Sige po, Pastor. Uuwi na rin po ako. Salamat po. Ano kayang misteryo ang bumabalot sa kwentong ito? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.